Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, ay ituturo ko sa inyo kung ano ang ginawa ko sa aking na-record found sa vaccination certificate online. Sa mga wala pang vax certificate, meron po akong video kung paano kumuha. Ilalagay ko na lang sa description ang link, pakiclick na lang para mapanood. Sisimulan ko itong video doon sa part na vaccination certificate request na merong na-record found sa ibang vaccination dose. Mababasa nyo dito sa may vaccination certificate request ang pwede nyong gawin kung lumabas na na-record found ang iba nyong vaccination dose. Dito sa aking first dose, ay na-record found, pero sa second dose at additional dose which is yung booster shot ko, ay merong record. Scroll natin sa pinakaibaba, at makikita natin ang update record. Etapang update record. Scroll natin pataas para makita natin ang details. So nandito na tayo sa vaccination correction request. Sagutan lang ang kailangang information dito, siguraduhin na tama lahat ang inyong ilalagay, pati na ang spelling. Kung wala kayong middle name at suffix name ay pwede na itong hindi sagutan. Lahat ng may markang asterisk ay kailangan sagutan. Pagkatapos ay etapang next button. Dito, e-check nyo lang yung maliit na box, kung ang first dose nyo ay Johnson & Johnson or Sputnik Light. Pero kung hindi naman ay wag na itong check-on, at diretso ng sagutan dito sa ibaba. Dito ay ilalagay nyo lang ang vaccination details kung saang dose kayo may lumabas na na-record found. Dahil ang ibang details, na meron kayong record ay automatic naman na lalabas dyan. Sa akin ay first dose lang ang na-record ko, kaya't first dose lang ang lalagyan ko ng details. Pagkatapos ay scroll down at itapang next button. Dito na tayo sa proof of vaccination. Kailangan nyong i-upload ang inyong vaccination ID at isang government valid ID. Ilagay ang inyong contact details, active email address at cellphone number. Pagkatapos ay i-check ang I'm not a robot at submit request. Successful na ang ating request. Mangyari na i-screenshot ang reference ID, dahil kailangan natin ito sa pag-track ng ating request, or kung tayo ay tatawag sa kanilang support. Sa pag-track naman ng inyong request, ay i-open ang Vaccination Certificate Philippines website sa inyong browser. E-tap itong track request status. Ilagay itong reference ID number, at ang inyong first name. Pagkatapos ay i-check ang I'm not a robot at i-tap ang track status button sa ibaba. Scroll down pababa para makita ang status ng inyong request. Dito ay makikita nyo ang status description, kung open, validating, rejected, updated or closed. Makikita din dito kung ano ang mga ibig sabihin nito. Ang aking status ay closed. Nakalagay dyan na the status notification of your request has been sent to the contact details you have provided. Kung ang inyong request ay pending pa rin ng mahigit 5 araw, ay mangyari lamang na i-contact ang kanilang support, sa vaccertsupport@doh.gov.ph o sa number na 887-614-88. Hanggang dito na lang po ang aking video, sana ay nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy pa rin na nanonood sa aking mga videos. Ingat po tayo palagi, God bless!